Ayo guys, welcome back nga pala sa channel natin, Jerry's Moro TV. At ngayon guys, mag-share ako ng konting idea patungkol kung paano baklasin yung carburetor ni Beeperman 150. Kailangan ko siyang baklasin kasi kailangan ko na rin siya linisan, no? Actually kahapon lang, no? Okay pa siya nung binyahe ko. Pero pagbalik ko, pinagpahingan ko siya siguro mga isang oras. Tapos nung gagamitin ko ulit, miglang naghagok-hagok na siya, no? Actually, hindi ko alam kung saan nang galing yung hagok-hagok na yun, no? Una, in-adjust ko yung minor, no? Tapos kasi nagkabit ako ng ano eh, ng bagong clutch cable eh. Baka sablay yung ano, yung kabit ko ng clutch cable, no? Hindi rin naman. Ang isa lang talaga sa mga naisip ko yung carburetor. Halimbawa, mag-i-start ka, tapos pagka-start mo, pagka-bomba mo, bigla siyang namamatay. Hindi mo kailangang bitawan yung selinyador niya. Kailangan lagi kang nakahawak para hindi siya mamatayan, tapos umahagok-hagok siya. Suspecha ko talaga carburetor yun, parang barado, no? Pero nagtaka din ako kasi halos mag-one month pa lang itong motor ko. Ako na mismo nagbaklas, no? Sa mga ninyo, pakita ko sa inyo paano siya baklasin, no? At paano siya linisin, no? Ayan, nod lang kayo, tapos huwag yung kalimutan na mag-subscribe, okay? Ayan guys, so number one tip ko sa inyo guys, no, kung first time nyo palang babaklasin yung carburetor ninyo, mas maigi kung picturean nyo muna, no? Picturean nyo muna yung carburetor para alam ninyo kung ano yung itsura nya bago nyo siya baklasin, no? Dito, pipicturean mo sa kaliwa, tsaka ito, picturean mo rin dito sa may kanan, no? Para at least na pag nalito kayo, may palatandaan kayo guys, no? So ngayon na, umpisa na natin. Siyempre, ang una natin gagawin dyan, tatanggalin muna natin itong pinaka-piston nya, no? Ito yung unang-una kong ginagawa. Itong piston na to, connected to do sa pinaka-throttle cable natin. O, babaklasin mo yan. Ito yung piston. Ayan. Tapos pangalawa, magkuha kayo ng kahit anong klase na pangsalo, no? Ito, gaya nito. Ayan, pansalo to ng gasolina. Kasi magdi-drain tayo dyan, mag-o-open tayo dyan. Ito, lalagyan mo siya sa ilalim. Ito kung napapansin ninyo, meron siyang draining hose. Ito yung carburetor. Yan. Ito yung carb. Tapos ito may drain hose siya. Yan boss, susundan nyo lang yan. Susundan nyo lang yung drain hose na yan. Yan. I-centro ko siya dyan. Huwag nyong kalilimutan yan, no? I-abang nyo yan. Tapos ito, merong fuel cap dito. Ito connected dyan sa tanke natin. Sa tanke yan, ito sa fuel filter. Dire-diretso yan dito. So kailangan nakasara yan, no? Ang sara nyan pababa kasi naka-on yan eh. Ito naka-on yan. Ang saraduan niyan, kailangan nakababa yan. No. Okay, once na pag naibaba mo na yan, so pwede mo nang tanggalin. Ito, sundan mo lang tong hose na to. Yan, connected yan dito sa pinaka-carb natin. Ito yung nagsusupply ng gasolina galing sa tanke natin. Yan, so hugutin mo lang yan. Nandahan lang yung hugot. Yan, baliktarin mo. Baka kasi may tumaga, so dapat nakabaliktad dyan. So, pag nahugot mo na yan, stay put mo na lang siya dyan, no? Dito na tayo. Sa draining hose, kailangan natin ng flat screw. Yan. Ito, boss. Nakikita ninyo yan. Open mo lang yan. Counterclockwise lang yan. Yan. Counterclockwise. Hintayin nyo lang yan. Itanin nyo, tumatagas na yung gasolina. Dito. So, hintayin nyo lang yan guys na ano, na mawala yung pinakapatak nya. No? Yan, di ba nawala na? So, yan kasi nandun sa pinaka ano nya. Dito yung sa pinaka ilalim. Nandito yan eh. Yan. So kapag okay na, wala na, babaklas na tayo dito sa taas. Ayan. Okay, kapag na-drain na natin yung gasolina, sunod naman natin natanggalin yung pinaka-choke niya. Ito, nakikita nito. No? Ito yung choke cable.
Yan, no? May nipple. Tapos sundan ninyo, no? Ito. Yan. Itong wire na to, yan, nakakabit dito sa parang, ano na yan, gold na yan. Ito yung pinaka-ano natin, choke cable. O, tatanggalin natin yan. Una natin tatanggalin dyan, syempre, yung nipple. Ito, nakikita ninyo. Yan, yan. Dali lang yan. Tignan nyo lang maigi. Hinihila lang yan. Ayan. Yan. Tanggal na siya. May butas yan kasi dito. Doon siya i-shoot. Parang sa pinaka-clutch cable lang. Yan. Hihilain nyo lang. Pangalawa, ito. Ito yung pinakalak niya. Yung nag-hold sa ano eh. Sa choke natin. Nakuha ka lang ng screw. Phillips screw. Tapos, yan, counterclockwise. Yan. Yan, okay. So, tanggal na siya. Yan. O, oh, ganun lang. So, kapag natanggalan natin yan, it's time to wire na natin itong pinaka-carb natin. Sunod na ko, ano mo yan, babaklasin mo itong pinaka- yung pinaka-bolt na to, papunta to sa, papunta to dito sa may pinaka-ano natin, tawag dito, air filter box, no? So, tatanggalin mo lang rin yan. Yan, counterclockwise, naluluwagan mo lang yan. Pag lumuwag na yan, actually, pwede nang bunutin yan, kasi naka-clamp lang naman yan. No? So, kahit hindi mo na itulang. Yan. Sunod natin, ano, sunod natin tatanggalin, itong hose na to. Ay, hindi na pala yan, no? Ah, dito na tayo. Diretso na tayo dito sa pinaka, ano tawag nito? Itong pinaka bolt na to. Ayan, no? Kikita ba? Dalawa yung bolt na yan. To isa. Isang bolt. Tapos ito. Ayan yung nagkoconnect sa, ano, sa manifold natin. So, yan, medyo kailangan natin ng konting effort yan para mabaklas yan. Okay? Para mabaklas yan guys, kailangan natin ng ano, ng size 8 na open wrench. No, 8 mm. No. Mga ganito ah. Yan. 8. Yan. Okay. Ayan, so buksan na natin. Kung babakasin dito sa kabilang side na to. Guys, laging gagawin na counterclockwise na. Counterclockwise. Yan. Counterclockwise ang ating pagkatanggal. Yan. Medyo maluwag lang naman yan. Kung kaya nyo ng kamay, mas maigi boys. Kung kakamayin nyo na. Ito. Ayan. Tandaan nyo rin kung paano yung ano niya, paano yung isura niya. Kailangan nakaganyan siya. Pataas. Hindi pwedeng nakaganyan. Mas malaki yung umbok nito. Ito, maliit na yung umbok. So, ayan. Pagano siya. Ayan. Tapos yung mga pinagbaklasan nyo, tabi nyo lang muna. Tabi nyo lang. Ayan. Tapos, ito, yung menor. Ito, mga boss, yung menor. Oh. Natanggalin din natin yan. Ito yan. Pinakailalim niya. Ayan. Ilayan mo lang yan counterclockwise para lumuwag. Oh. Ayan. Huwag kang magsawa na baklasin siya. Ayan. Huwag kang magsawa na ikutin. Hanggang sa matanggal yan. Ingatan mo. May spring yan. Tatalsik yan sa hawakan yung spring. Ayan. Ayan. Baklas na siya. Itong spring na huwag niyong wawala yun. Tapos, okay na tayo. Okay na tayo. Babaklasin na natin yung carb. Ang nakakapit na lang dyan, yung pinaka, ito, yung sa air filter niya. Ayan, tanggal na siya. Ayan, tanggal na. No? Okay.
Ayan boy, so kapag okay na, nabaklas yun na lahat, no? Kuhaan nyo na yung carb. Ayan, ito, iingatan ninyo to. So ito yung pinaka ano natin, adjustan ng menor. Meron spring yan, so huwag nyo mawalain yan, importante yan. Tapos yung pinag-drain na natin ng, ano, ng gasolina, ito. No? Okay guys, syempre bago natin baklasin yung carb, double check muna natin tong pinaka air fuel mixture nya. No, ito yun, pinaka ilalim. Ayan yan, no? Diba ito yung choke? Yan, ito yan sa pinaka ano, baba. Air fuel mixture. Yan. No. Kuhain natin kung ano yung pinakasukat niya, yung pinaka-stock na sukat niya. So, bibilang tayo. No? Kasi ito sa akin, ang nakalagay dito, ano siya, dalawang 1/2, tsaka isang 1/4. 1, isa, half, half yan, half, 1, and 1/4. Yan yung pinaka-close niya. Gets niyo, boys? Ang pagkuha ng ano ng bilang kung ilan, yung isang straight na yan, yan yung 0. Ngayon pipihit ka ng isa, kailangan ang itsura pa rin yan ipatayo, no? Pihit ka ng isa yan, diyan ka magka-count ng 1, tapos isa pa ulit, 2 yan, no? Tapos yung 1/4 na sinasabi, so yan yung 1 and 1/4. Oh, napihit. Ngayon, tatandaan niyo, no? Close na yan eh. 1 and 1/4 siya. Okay? So, para kapag mag-ano kayo, babaklasin niyo yan, alam niyo kung ilan yung pihit na ng inyong air fuel mixture. Okay? So, baklasin na natin. Ingatan niyo na lang yan kasi sobrang sensitive niyan, guys. Yan. Anyway, ito, pag binaklas niyo, meron din spring na kasama yan. So, ingatan niyo lang rin, no? Yan. May spring yan nasa loob, ay no. Yan. Ito, yan. Tapos ito, may spring na kasama yan. Yan. Ngayon, kapag nabaklas mo na yung air fuel mixture mo, ito naman. Philips screw lang kailangan mo. Baklasin mo yan counterclockwise. Diretso ko na rin yan dyan. Yan, bali tatlo yung screw na yan. Tanggalin mo lang yan. Pati dito sa kabila. Yan, kapag nabaklas mo na yan, boys, pwede nyo nang tanggalin to. Yan. So, gaya ng suggestion ko sa inyo, guys, picturean nyo muna ulit, no? Picturean ninyo bago ninyo baklasin para at least alam ninyo kung ano yung maging problema. Okay? So, yan guys, oh. Ano nyo? Ang dumi, no? Ang dumi siya. Ngayon, tanggalin natin yan. Ito na tayo. Yung mga ano nyo, pinagbaklasan nyo dito yung nalagay sa loob. Okay? Ang susunod naman natin dyan. Ito. No? Picturean nyo to, boys, ha? Para at least alam ninyo kung ano yung itsura. So, para makuha yan, meron yan parang ito, lock dito. Sa ibabaw, ayan o. Nandito yan, may butas yan, may butas. Ayan. Tagos yan dito. So, tanggalin mo lang yan. No? Ayan. Sit mo doon. Sit na. Ayan, meron naka parang ano dyan, patusok dyan. Ayan o. Matandaan nyo yung ano yung tsura, guys. Ha? Dahan-dahan lang sa pagbaklas, kundi hindi nyo talaga kabisado. Ayan, naka ano siya, nakasabit lang siya. Ayan o. May sabitan siya. Diyan siya nakasabit. Ayan. Tapos, lagyan na natin doon. Ngayon, ito na yung mga jet niya, no? Yung mga jettings niya. So, simple lang naman ang pagtanggal ng jettings natin yan. Ang kailanganin mo lang ng flat screw. Ayan. Laging counterclockwise lang, boys. Ayan. Ito yung, sa pagkakaalam ko, ito yung ano eh, main jet. No? Yung main jet. Ayan. Malaki. Set mo doon. Tapos ito yung ano, jet pilot. Ewan. Tawag doon. Basta ako, marunong ako maglinis yan. Kasi napag-aralan ko rin to. Nood-nood lang rin ng mga ibang videos. Ayan. Basta natuto. Lakas loob. Tinesting ko. Eh, kaya pala. Basic lang.
Kaya hindi malayong kahayanin nyo rin to, guys. Bismillah yan. Okay. So yun na, nabaklas nyo na. Yung mga pinaka-importante, yun lang naman. Ito yung pinaka-importante dyan, yung tatlo na yon. Yung tatlo na yon ang pinaka-importante yung dapat baklasin. Tapos ito. Kailangan natin itong sprayan. No? Yun, sa pag-i-spray, guys, dapat meron kayo nito, Kobe. Yan. Carburetor cleaner. Pagkakatanda kong bili ko lang dito, binili ko sa labas, 120. No? Napaka-importante meron ka yan. Kasi ito yung nagtatanggal ng mga ano eh, ng mga latak-latak sa loob, ng mga nanigas na. No? So, ganito lang ang proseso niya. Lahat ng butas yan, boss, ano, sprayan mo lang. Sample. Tapos lalo na ito, yung tatlo na ito, yan yung pinaka-importante, tsaka ito, apat. Yan. Tsaka dito. Yan. So, sprayan na natin. Okay. Unahin muna natin ito. Okay. Tapos dito. Ito, may butas din dito. Ayan. Dinadalo yan ang gas yan. Diyan mo isasalpak yung hose. Kaya kailangan, ano rin yan. Kailangan walang... Kasi... Yan, diba? Tapos, ito, tatlong butas. Yan, napaka-importante yung dapat may sprayan nyo yung lahat. Okay. So yun na, i-spray na natin to. Ganun lang naman yan, simple. Ngayon dito naman tayo sa mga jettings, no? Ito napaka-importante yung dapat malinis ito, no? Yan, itong mga jettings ito. So, mas maganda yan kung meron kayong nozzle, no? Meron kasi itong nozzle kasi hindi ko naman malayan kung nasan yung nozzle yan. Dito, may straw yan eh. So, kahit wala naman na, okay lang yan. Sprayan mo lang. Ayan. Anya, tumalsik. No? Isang spray lang. Meron din sa kabila. No. Ingat-ingatan nyo na, baka tumalsik sa mata nyo ito yung ano, spray. Ha? So, ilalayo nyo ng konti at least. Ayan. Ayan. Tapos i-double check niyo guys, no, kung may butas. Yung butas niya kung open ba, ayan. Ayan, kita niyo. Ano ba? I-double check niyo yung butas kung makikita niyo may butas yan eh. Kapag walang butas yan, ibig sabihin barado yan. Nakikita ko may butas naman 'to. O mas maigig, meron kayong panundot, no? Yung sa steel brush. Yan boys, so kung may steel brush kayo, yan gaya nito. Kuha ka ng isang piraso. Yan, lay mo lang. Magamitin kasi natin itong panundot. Yan. Steel brush. Ngayon, susundutin natin ito. Susundutin yung butas. Total ito naman eh kitang-kita naman na wala siyang ano, wala siyang barado. Ang isa. To napaka-importante nito. Ayun. Kailangan makuha natin yung pinakabutas nito. Yan. Sundutin niyo siya. Kabilaan para sigurado. Yun. Tanin niyo. Yan. Lumaki yung butas niya, sumakto, no? Nalagang ibig sabihin, barado talaga to. Okay. Yan. Tapos spray niya natin ulit. Yan. Alright. So, ganun na. No? Ito na lang. Yung pinakaano natin. Yan. So, let it dry lang. No? Hintay lang natin na ma-dry siya. Ayan. Tapos ito naman yung mga maliliit na parts. Okay, ngayon guys, natuyo na siya. Ay, babalik na natin siya, no? So remind ko lang kayo ulit, kung meron kayong picture, mas maigi para at least
alam ninyo, no, kung saan siya yung nakalagay yung mga parts niya. Okay, unahin na muna natin to. Yung pinaka-main jet natin. Itong malaki na to, kit na yan. Wala nang ano yan, wala nang kahit ano yan na ano. For example, wala nang ano yan, tawag dito. Wala nang spring yan. So, igpitan mo lang. Yan, okay. Yung saktong igpit lang. Kasi medyo maselan itong materialis na ginamit dito eh. Tapos ito naman, yung jet na tinatawag. Yan, yun yung may butas eh. Okay. Yan. Pitan mo lang rin yan. Yan, higpit. Nakuha mo lang yung tamang higpit. Okay na yan. Tapos, ito naman. Ito guys, huwag nyo makakalimutan ito ah. Kasi ito may spring to eh. So, lagay mo lang yung spring. Ayan. Dito yan. Saktong higpit lang rin. Hindi ganun kahigpit. Ayan. Okay. Ayan. Ang pagbalik nito guys, simple lang. Huwain mo itong maliit. Ito. Ayan. Tandaan nyo itong nakaumbok na to. Doon yan sa loob. Paloob yan. Pag ganyan yan. Itong paumbok na to. Yan. Okay, so lalagay muna natin to. Style yan, pag ganyan. Get sa inyo. Yan dito. Tapos, yan, iabang muna siya. No? Kung naka-shoot na yon, nakabang na yon, saan may pasok itong lock? Yan. I-center mo lang yan dito sa butas. Eh, may butas kasi yan eh. Yan, na-center mo siya. Center mo sa kabila, yung butas. Pag na-shoot mo siya, dire-diretso mo lang yung kabila. Ayan. Ayan. Maganda yung play niya. Okay? So, goods na tayo. Mabalik na natin to. Ha? Pagbalik nito guys, ganun lang rin, simple lang. Paano mo tinanggal, ganun na rin sya. Tapos yung screw, ang importante dito yung screw guys, no? Dapat hindi sya mahigpit, sakto lang kasi nalolost thread yan. Okay, ayan. Sa kabila ganun din. Yan. Yan. Okay na siya, diba? Tapos ito yung pinaka-minor natin. Ito yan sa kabila yan ng choke. May spring yan. Ito yung sabi ko, huwag nyo mawalain. Balik nyo yung spring. Salpak mo dito sa pinaka-minor niya. Ano lang yan. Ayan. Okay, so ganun. Napakita ko na sa inyo kung paano baklas yung carburetor. At paano siya linisin guys. No? So ganun lang kasimple yan guys. No? Napaka-importante lang na lagi ninyo siyang pipicturan bago ninyo baklasin. Tapos yun na yun. Kopyahin nyo na lang kung ano yung nakita ninyo, okay? So, ganun lang. Kapag may problema, comment kayo sa baba. Kung meron akong hindi na idagdag, pwede nyo na rin i-comment sa baba yan para itama nyo kung ano yung mga hindi ko na-share, okay? So, maraming salamat sa inyong pananood at na yun lamang. God bless. Don't forget to subscribe my channel, okay? Guys, ingat kayo. And God bless.